Stockco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Rapido, Tulfo, balita, komentaryo at aksyon. Sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, salamat po. Isa pong mainit na hapon po sa inyo lahat at welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng programang inyong inaabangan Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ng Rapido ni Tulfo. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po yan si Patrick Tulfo. So this is the first Friday in the month of September, yung pong mga Katoliko na deboto po ng most Sacred Heart of Jesus. May mga misa po sa iba't ibang simbahan all over the country. Okay, first Friday Mass. Yung mga ano lang, kumbaga yung mga ano po. Yung mga anong na teka lang, wait. Yung mga 23 35. Ayun, lodi ka talaga. Okay? Magsimba ho kayo kung wala kayong ginagawang mabuti dyan. I'm just kidding. I mean, a lot of us, of course, wants to get closer to God. At paano ba magiging malapit sa Panginoon Diyos? Siyempre, you should always try to find some time to spend with God alone, di ba? Ni Tulfo. Ano yung pinakamagandang paraan paano ka mapapalapit sa Panginoon Diyos? So, first Friday, yung pong first Friday Mass. Saka siyempre, pasabi nga ni Willie Cruz, yung mga deboto naman ng mahal na pong Nazareno, of course, dyan po sa may Quiapo naman. Okay, so magandang hapon, Aling Jane Santos, Glenn Managat, at classmate ko yan. At si Boss Jason Arambolo de la Cruz. How are you, sir? Si Willie Cruz, of course, Ella Mamesonella. At yun, so far, okay? Again, kindly follow, like, and share yung ating Facebook page na Rapido ni Tulfo. Follow, like, and share Rapido ni Tulfo. At pakidami na rin po yung aking YouTube channel, Patrick Tulfo, if you're a YouTube subscriber. Kung wala kayong FB page, at gusto niyo ako mapanood, eh well, nag-YouTube kayo, well, I also go live on YouTube. Just search for my YouTube channel, Patrick Tulfo, at subscribe. Right now, live na tayo sa ano? Okay, live na tayo dito sa may
YouTube. So, just like Facebook Live, pwede rin kayo magkomento po sa YouTube at mababasa ko din po yan. Okay? So, maganda ho yung programa natin ngayon. May pag-uusapan tayo. Yung paborito nyong ex-senator. Itong si Trillanes po ang ating pag-uusapan. Okay? But I have to go into a break, a quick break. 2:25 in the afternoon, and this is being brought to us by San Miguel Pilsen, ang una mong binuksan, ang una mong minahal. Yung responsible at ng Coco Life, believing in the Filipino. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Rapido, Tulfo, balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Smile away, getting so much closer to me every day. With or without, it's easy for us. Without a doubt. Sorry. As we spend our day. Dadaldal tayo, hindi nakuha niyo yung mikropono. Okay, thank you very much. And we're back at again, good afternoon to all of you if you just tune in. Hope you're having a fine Friday so far. So, ano ba yung bago ngayong Friday? Wala naman. Siyempre, ma-traffic pa rin. It's a Friday. Normal yan. Kahit na hindi sweldo. Ma-traffic pa rin. Nasira yung MRT kanina. Naputol daw yung kable. Kaya po maraming naperwisyo. Okay. Hey, luma na eh. Hey, hindi nasira yung tren. Kapag tinanong yung DOTR, parang Joey, o kaya yung MRT Authority, sasabihin nila, teka muna, hindi man nasira yung train eh. Nasira yung kable. Yung pinagkakabitan ng kuryente. Kaya siya huminto. Yan ang lusot doon. Napakahirap nung lagay nung kapag taga DOTR ka, tapos taga MRT ka. Diba? Metro Rail Transit. Kapag nasira yung ano yung trend of course partner, automatic yan, magbibigay ka ng statement. Diba? You have to come up with a statement. Papaliwanag ka dun sa mga libo-libong mga tao na naperwisyo. Okay? Can you imagine that? Papaliwanag ka. Oh, sabi, anong nangyari? Diba? Eh, okay na yung MRT. Ilang buwan na tumatakbo na hindi nasisira. Then all of a sudden, sa dinami-dami ng araw, ngayon pa nasira, ngayong Friday. Ngayong Friday, saan damakmak yung mga mananakay dyan, di po ba? So yan ang problema. Andiyan ba? Sige, tawagan mo niya. Nasasabihin nilang ang palusot ng MRT authorities. Sabihin lang nila na hindi nasira yung tren. Okay? 'Di ba? Sa inyong tigasin. Nasira yung kable na putol. Magkaiba yung kable sa tren. 'Di ba? Yung panahon ni Pinoy nasisira yung tren mismo. May hinto.
Ito, nasira kable, so huwag kayo mag-add sa amin. Ganun na yung palusok. Napatawa ko lang kayo. Kasi maraming nagmumura at nasira. Kanina may yung ano, yung papunta ako ng Isumbumuke Tulfo, nadaanan ko yung makeup artist ni Erwin Tulfo. Kawawa naman. Nag-aantay. Ayun. So, sinabay ko na. Anyway, ito na. Para mas maganda, mabigyan tayo ng mas magandang paliwanag as to what happened to the operation of MRT 3 earlier. We have Engineer Michael Kapati, the Director for the Operations of MRT. Good afternoon, Engineer Kapati, sir. Good afternoon po. Alright. Okay, sir, let's make this brief, sir. Ano po nangyari kanina? Maraming naperwisyo po at nasira ho yung MRT natin. Ano po yung naging cost ng sira, sir? Kanina po, around 6:50 ng umaga, yung OCS sa power line natin dito sa Guadalupe Station po ay naputol. Apo. And then causing us to stop the operation initially from Taft Avenue to Shaw Boulevard. So hindi po kayang tumakbo, gawa ng putol po yung linya. And then after that po, napilitan kami ding stop din ang operation ng North Avenue to Shaw Boulevard kasi fluctuating po yung aming power. Yes, sir. And after a while, inayos po namin, nagkaroon, by 9:45 a.m., nag-resume na po tayo ng provisional operation starting North Avenue until Shaw Boulevard. Yes, sir. Okay. Ngayon po ay undergoing po yung repair ng catenaria power line natin dito sa Guadalupe. And we're looking at matapos namin ito ng before 5 p.m. Ayun. Alright. So may pag-asa, sir, na hopefully bago mag 5 p.m. Resume ang full operation ng MRT hanggang mamayang gabi. Tama po. Tama po yun. And then yung after revenue hours po, doon po natin titingnan yung linya. Kung ano ba talaga nangyari, iimbestigahan namin yung trend saka yung linya. Ano ba talaga nangyari? Bakit naputol yung cable wire ng catenary natin? Ayun. Alright, sir. Ito po, this is your area of expertise. Sir, yung mga panahon ni Pinoy, ang nasisira palagi yung tren, yung bagon. But right now, hindi naman nasira yung bagon, but rather yung mismong kable. Sir, ito po ba ay hindi dapat nangyayari or is this something na, ano po, kumbaga, eh, kasi matanda na yung ating MRT that should be looked into? Opo. Kasama po yan, incidentally, dun sa ano natin, sa overage nung rehab and maintenance po ng Sumitomo. Yes, sir. Yung buong linya po natin na yan ay check-in at re-referin at papalitan kasama doon sa trend sa release natin. No? Opo, sir. Tama po kayo, may kaedada na yan. Pero ito naman po nag-undergo ng preventive maintenance. No? Yes, sir. Kaya sa ngayon po, gusto rin namin malaman later on kung ano ba ang cost, bakit sa naputol siya considering na meron naman tayong regular preventive maintenance. Ayun. Sir, hindi naman mapanganib yan kapag napuputol, no? Wala naman makukuryente dyan, yung ganun po? Ay, wala po. Oo, wala po yan. Kasi tulad ng nangyari kanina, automatic shutdown po yan. Lahat po ng mga pasahero natin are safe. Medyo nagpanik lang ng konti kasi nga may pumutok at medyo may umusok ng konti, which is normal naman po yan pag nag-short yung ating linya. And naano naman sila, na napalabas naman po sila ng maayos. Opo, so... Actually, kanina pa ako dito 6:20 ng umaga. Yes, sir. Right after nung nalaman ko may problema. Opo. Pumunta agad ako dito to now and making sure na we will be on top of the situation at ma-meet natin yung deadline ng by 5 p.m. Hopefully, Engineer Kapati, sir, ito, check nyo. Sana hindi na maulit muli yan, no? What do you think po? Tama po. Tama po yun. Gagawin po natin ng mga preventive measures yan para po malaman natin yung naging issue at maiwasan natin maulit po din. Ayun. Mabuhay ka, Engineer Kapati. Thank you very much for taking our call, sir. Okay. Salamat din po. There you have it. Engineer Michael Kapati of the MRT 3 Operations Partner. So, yan ang nangyari, no? Naputol ho yung, ano, yung kable. Yung mismo kinakabitan ho nung, ano, di ba yung MRT... eh, ang nagpapatakbo ho dyan, electricity. So, naputol ho yung kable, kaya daw ho tumigil yung operation. Okay, so,
Kaya na nagbibiro lang ako, sabi ko nga parang Joey, kung ano, pwedeng sabihin ng otoridad, mga MRT authorities, hindi naman nasira yung bagon. Ang nasira yung kable, di ba? Oh. Just for the sake of discussion. Ang nasira, kable, hindi bagon. Yung mga panahon ni ano ni yung mga nakaraang panahon ni Pangulong Noy Aquino, di ba? Nasisira yung ano, yung bagon mismo. Okay, hindi kasama yung kable. Pero at least kidding aside, i-check doon ang MRT yan at sinabi po ni Engineer Michael Capati na kasama daw yan sa overall maintenance na isasagwa po ng Sumitomo. Again, Sumitomo was the service provider of the MRT bago po sila tinanggal nung panahon ni Pangulong Noy Aquino. Ang nagtanggal ho dyan ay yung paborito niyong senador, si Marohan. Sa hindi malamang kadahilanan, di ba? Yung Sumitomo, sila din ho yung nagtayo ho ng MRT. That's the reason why, excuse me, hindi po sila dapat tinatanggal. Because if there's anyone, kung sino man yung nakakaalam kung paano ayusin yung MRT, kahit nakapikit ho yung mga mata ho nila, walang iba yan kundi yan hong Sumitomo. Kaya nga ho, nagkawindang-windang yung MRT kasi nga ho, ito pong sina Marohas, sina Pinoy, sina Abaya, tinanggal ho bigla yan. It was former Senator Marohas, who held the position of being the Secretary of the Department of Transportation and Communication briefly bago siya nailipat sa DILG, di ba? Siya po nagtanggal diyan. Research niyo yan, okay? Research niyo yan. Siya po nagtanggal. Inalis ho nila yung Sumitomo tapos ibinid out ho nila yung ano, yung kontrata. Ang nanalo ho diyan yung ano, yung isang kumpanya na naka-base ho sa Mandaluyong na wala naman hong karanasan para mag-refer ho ng ano, or rather mag-repair, gumawa ho ng mga MRT. That's the reason why yun yung kaabahan ho ng termino ho ni ano, ni Pinoy 6 years during his term. Well, yan hong ano, yung MRT hindi ho tumuluyan kasi nga yung dating gumagawa, yung nagmi-maintain natin, tinanggal ho nila. Tapos kumuha naman ng panibagong maintenance provider na wala hong karanasan. Kaya nakawindang-windang ho yan. Anyway, yung partner ko nandito na, papasukin muna natin. Ayan, partner, magandang hapon sa'yo. Uy, partner, good afternoon. Meron lang kasi akong inayos bago kaya na-late tayo. Okay lang, partner. Alam mo naman, meron tayong mga bagay-bagay habang nandito ang ating parental guidance. Mga bagay na kailangan natin gawin na okay, wala tayong magagawa. Of course. Magandang hapon, Akira Uehara, Tita Nori Bacusmo, Joey Lumerio, magandang hapon. Ito kapatid ko, Maria Hazel Velez Shagovac. Si Boss Vin Sok of Toyota is also tuning in. Good afternoon. At over at dito naman sa ating official FB page, Julius Ha, of course, Ella Mamason, Ella Marites Valanza, Engel Balagtas, of course, Maluleño of Saskatchewan, Canada, Nicaps, at Elsa Reynares. Okay, sabi ni Ella Mamason, Ella, that's an accident, kahit saan may mangyari sa ganyan. Dito din po, sir, pat minsan, ang release din ng tren at kable nasisira din. Si Ella, may mention Ella, nasa Hong Kong yan. Okay. Granted naman yan, partner, alam mo, syempre, it's a mechanical thing, no? Oh. And as always, anything that's mechanical is always subject to... wear and tear, no? Partner, alam mo yan. Kaya... dapat hindi ho yan, science ho yan, napipredict kung kailan yan masisira. Kaso po yung mga nag-iisip, sayang. Sayang ang brain. Kaya nga na gano'n, nagbibiro ako kanina eh. Kapag kumbaga, kung ako yung taga-MRT, siyempre kapag nasisira yan, you have to explain to the people. Magpapa-press con ka.
Eh, magbiro na lang sila na hindi naman nasira yung tren. Ang nasira yung kami. Hindi nila pinagandaan eh. Alam mo yun, naisip na nila yan 10 years ago, 20 years ago when they built the MRT. Mm. Eh, pinagandaan nila yung mga next 2 years lang kasi termino na nila yun eh. Mm. Pero partner, take note ah. Ever since MRT was built, itong Sumitomo ang nag-design niyan. They were the ones who constructed, mm-hmm. who built it. Mm-hmm. They were maintaining it. Mm-hmm. Yung panahon na tumatakbo yan hanggang panahon from kay Cory Ramos, walang problema yan. Tuloy-tuloy yan. Okay? Tapos, pagdating nung administrasyon ni Pinoy, tinanggal nila Pinoy, nila Rojas itong Sumitomo. Pinalitan nila nung isang kumpanya na wala namang karanasan sa pagmimintena ng tren. Mm-hmm. That was the time na kumita sila. Sorry, sinasabi ka. Nagwindang-windang ngayon yung MRT. Mm-hmm. At ang kapal ng mukha niyang Aquino administration, humingi pa ho ng ano yan, ng taas sa pamasahe. That's the reason why you are now paying more diyan po sa servisyo ng MRT. Alam mo, sabi nga nung isang kaibigan ko na nag-MRT, we do not mind paying. Basta kung maganda servisyo. Basta maganda servisyo. Pero alam mo, ako, sa akin lang, no, the cost versus the maintenance, wala namang problema. Tinaas yung presyo, no? Huwag tayo sa MRT, doon tayo sa LRT. No? LRT 1 and 2. At saka ngayon, yung bago. No? Mm. Partner, alam mo, pinag-usapan natin yan, nauna yung LRT by at least, I don't know, a decade or more. Oo, diba? Panoon and wala tayong Marcos yan. Napagplanuhan nila. Mm. Napagplanuhan nila yung upgrades and of course maintenance. So wala tayong naririnig na major. Nasisira. May nasisira. Of pero course, hindi tumitigil. Hindi katulad nung ano. Hindi yung laging tumitigil. At nagtataas din naman yan ng presyo. Mm. So partner, it's not a question. Ang question lang talaga, eh kasi yun. Diba? Ay, may mga magician partner eh. Sinasabi, ay kung nagsasabi niya. Sinasabi ko may mga magician lang. Ikaw nagsasabi na may kumita dyan. Wala ko sinabi. Ang sinabi ko lang, yumaman sila. Sorry. Mayaman na kasi sila dati. For the record, ha? Ako, tahimik lang ako. Biro lang partner. How are you, by the way? I'm good. How's your week? Partner, it's been a very busy week. Alam mo, kaya suot ko itong cap ko ngayon na Bahamas. Kasi kung natatanong niyo po, kayo ay aware sa international weather, yung Estados Unidos po at saka yung Caribbean, kamakailan po ay tinamaan ng... Ito lang, itong mga nakaraan araw, partner, ang tinatawag... Ano, ng hurricane? Hurricane Dorian. Pinakamalakas ba? Hindi naman. Hindi naman pinakamalakas, pero malakas, no? Sinira niya yung... siguro, yung northern part ng Bahamas, yung lugar na tinatawag ng Grand Bahama, na malapit yan sa May Florida. Pero yung bagyo, hindi tumambay eh, partner. Uy. So, mabagal. Sa loob ng isang araw, parang ang tinakbo niya nung one day, mga 15 to 20 miles lang. So, talagang sinira. May higit 20 na tao na matay. Mm. At maraming, daang milyong ari-arian po sa Bahamas. So, yun nga sinabi ko kanina dun sa aking comment dun sa Twitter. Sabi ko, ito na naman ang patunay na si Mother Nature ay in control at hindi tayo. Of course. Oo. Definitely. So, salamat na lang at wala masyadong namatay, pero may namatay pa din, partner. Of course. So, siyempre. We pray for them. Siyempre. Pero wala na. Ano ba? Wala na, partner. Nasa US na ngayon. Sa Carolinas. Carolinas. Hindi pa tapos. Lumakas ba? Humina naman. Humina. So, good thing humina. Somebody asked me this very intelligent question. Intelligent naman talaga. Sir, what's the difference between a typhoon and a hurricane? Sabi ko, ganito yan. Kapag dun ho sa may bandang mga Amerika, yan sa lugar na yan, they call this weather disturbances hurricane. Yan. Sa atin, dito sa Pacific Ocean, kapag dito nabuo yung bagyo, typhoon. They call that typhoon. Pero may tawag pa isa. Ah. Hurricane, typhoon. May isa pa sila tinatawag na ano to? Mamaya maalala tornado? Hindi, ang tornado land yan eh. Land. May tatlong version yan, pero same thing, no? Typhoon. Same thing, typhoon, hurricane.
Pareho lang yan. Parang bagyo yan eh. Kasi may intensity level eh. Intensity. Intensity level. Ano ba pinakamataas sa 5? Hurricane 5. Si Katrina yan. Katrina. Palaging nasa isip ko, pag when you say hurricane, ang record holder yung Katrina. Hindi, itong mga recent partner, malakas din. Mas malakas pa kasi yung Maria Katrina. At saka, tinanggal na nila yung mga pangalan na yun eh. Tinanggal nila. Bakit kaya babae na partner? Alam mo, tanong mo sa pag-asa. Diba, kahit yung international, ibabae din. Diba, bakit nilalagay Hurricane Yolanda, Patrick? No? Ay, ah, wala yun. Mahina yun. Puro hangin lang. Hindi yung nakakapatay partner. Yung hangin. Ako mga anib yung ulan eh. Yung kasing kay Yolanda, partner, is a combination of strong winds saka ulan. Yun tama. Oh, kakatakot yun. Di ba may kasabihan nga tayo na di ba aling yung ano, yung ulan, hangin lang eh. Di ba sabihin yung bagyo, hangin lang, wag lang yung ulan, di ba? Kasi parang pag ulan naman kasi dito sa Pilipinas, bumabaha tayo. Tama. And we do not want that. Okay, partner, Ron, oh ito, si paring Ronald de Luz Reyes, brother, how are you? Partner, na-operanto eh, pero oh, okay partner, na raw siya. Kamusta na, Ronald? Brother Ronald, how are you? Paul Janadeva, good afternoon, Sir Patrick and Sir Matt, the Fast and the Furious. Patay na. Ay. Kala ko, the Pogi and the Pogier. Fast and the Furious time, partner. Alright, sabi ni Ella Mamesunella, dinagdag pa niya, dito ngayon, lahat may sira na. Sa Hong Kong to, pati utak ng mga tao, semplang na. Okay, nako. Rallyist at yung mga government officials. Pero may good news sa mga Hong Kongers. Ah. Mm-hmm. Sinabi ko, nabasa ko sa balita, parang inatras na tuluyan nila si Jinping yung extradition treaty na pinopropose nila. Yes. Nabasa mo yun, di ba? Nabalita. Ala. Pero partner, wala pang ano eh, official. Ayun niya, yun ang kinakakaba ng mga taga-Hong Kong. Teka official muna, eh, make diba? It official. Kailangan may kasulatan. No? Yan ang kanilang, I think, doon din pupunta yan. Kasi parehong China, mainland China at Hong Kong, ang nalulugi sa buong gulo na to eh. Lugi? Pareho sila because nakikripple ang mainland dahil meron na nga siyang problema sa US. No? Meron silang trade war na tinatawag. Tapos nakikripple pa yung number one money making niya, itong Hong Kong, no? So, naapektuhan po. Eh meron nga mga sa iba't ibang side nga ng mga balita. Eh mamaya partner, may tatalakayin ako ah, pero since napot tayo sa Hong Kong, in fact, yung pinakahuling visit ni Pangulong Duterte diyan, 'di ba? For the first time since he assumed the presidency, brinot up ho ni Pangulong Duterte yung ano, yung issue ng arbitral ruling dyan po last sa West Philippine partner, Sea. Last week partner, yan ang topic ko nung Friday. Okay, so brinot up na ni Pangulong Duterte at sinabi nga niya partner yung bad news. Si Xi Jinping, his counterpart, wouldn't hear none of it. Yes. Ayaw niya. Tapos na daw, no issue. Tama naman partner yung sinabi ng Pangulo sa press con niya na I mean, ikaw, bisita ka rin sa isang lugar. Wala tayong magagawa. Okay, bigan kayo. Tapos, kinasabi mo. Tapos, yung kausap mo, ayaw. Pag-usapan. Pag-usapan. So, wala kang magagawa what dyan. Would you do? Pipilit mo ba yung ano? Eh, di ba? Eh, baka palayasin ka. O, kaya sabi nga niyo, may sinabing termino si Pangulo eh. Baka para baka anuhin ka yung parang baka dungguling ka pa para paisin ka no. Oh, parang masama, parang hampasin ka pa kung ipipilit mo no. Well, alam nyo, yung ibang kasama namin sa media, huwag kayong magagalit. I'm not saying that we are the most brightest here. Kaya lang, sometimes yung mga pagtatanong na binabato kay Pangulong Duterte, parang nababawasan ako eh. For example, sinabi nga ng Pangulo, yung nag-report siya sa media para sa tao ko ano nangyari sa meeting. Diba? Somebody from the media asked the president, so does it mean na parang binibitiwan na natin yung claim natin. Eh wala hindi, namang sinasabi yung wala, walang ganon. hindi lang na bring up, binara, sorry. Ganun lang. Diba? Diba? Yung partner, ito nga, minention ko last Friday, yung napaka-importanting mapa. Yung, alam mo ba yung mapa na yun? It's an old map, Velarde map. Ayo. Map ng Kastila yun. Yes. Nandun yung Baho de Masinloc. So ito, September 14, kung hindi ko makakalimutan, yung auction kung saan ibebenta ito, isa pang mapa na naman. No? Apparently, partner, no, sa further research ko, meron ng existing map dito sa Pilipinas, owned by Mr. Velarde as well, na dinonate niya. Yan, yung mapa na yan. So to prove
Yan, Murillo Verde ba yan? Murillo Verde. Yan. The Murillo Velarde. Mm. Parang ganyan. No, Velarde. Yes, yes, sorry. Map. So, partner, yan ay patunay na atin yung lupain na yan. Okay. Baho de Masinlok nga yung pangalan ng Scarborough Shoal na yan. Mabaho ba dun? Hindi ko alam eh. Parang mabaho dun ah. Alang yaka, yung baho kasi parang... what do you call that? Bass. Bass, di ba? Spanish for bass. Baho. Yes, meron pang isang partner. Ba bass, drum? Di ba ang baho? Parang shoal. Parang shoal. Spanish name for shoal is baho. O baho din, masino. Anyway, ayan na yun. Eh, tatanungin nyo. Hindi ko wala kang pinapatamaan dito. Diba siya, narinig ko lang yung tanong na yun. Kaya lang natatawa ako na if you're assigned in Malacanang, okay, mag-a-jacket, at nakakaharap niyo yung presidente, mas maganda magtanong kayo nung tanong na merong wawa. Mm-hmm. That is already your opportunity to quiz the president. Diba? Tama. Baby, tatanungin mo na parang, yun nga, yung does it mean na hindi natin nahabulin yung ano? Eh, ayaw nga eh. Parang kung ako yung Pangulo, paano sabihin ko, hindi ba narinig yung sagot ko? Were you not listening? Mm-hmm. If I was the president, sabihin ko, teka muna, hindi mo ba narinig sagot yung sinabi malino ko na malino kanina pa lang? Naman yan, no? Sinabi ko kay Xi Jinping, ito yung arbitral ruling, panalo kami, ganun. Hindi niya ako pinansin. Meron ba akong sinabi na hindi na natin nahabulin yung yung Scarborough, yung radar, yung West Philippine Sea? Di ba? Yung mga nagtatanong sa Pangulo, galingan nyo naman yung tanong nyo. Hindi ko sinasabing magaling ako. Ha? Hindi ko kayo, baka hindi nyo ako ka-level, mas mababa ako sa inyo. Kaya lang sometimes, if you read the news, napapanood mo yan, nag-iisip ka na, ano ba naman ito? Mario Joseph. Oh, may diba? Masabi lang. May masabi lang, di ba? May matanong lang. Oo. Ang sabi lang ng Pangulo, I will not be bringing that up anymore. But of course, it remains. Our claims dyan sa West Philippine Sea remains. Panalo tayo dyan eh. Tama. Diba? Andyan yung ruling eh. Lalo na may mapa pa. Diba? So, undeniably. Natin, that's ours. Undeniably diba? Ours. It's just so happen na hindi lang natin mapatupad. Hindi natin ma-enforce. May nagtanong nga sa akin eh. Alam mo, sabi ko, komplikado ka ako kasi ang issue ng West Philippine Sea. It's highly political. Sabi sa akin, UN. Sabi ko, teka muna. Nanalo ka na nga eh. I-research mo muna ako kung ano yung UN. United Nations is a body composed of different nations. Right. And China is one of the major nations sa UN. Permanent member pa rin sa permanent Security Council. Tayo ba? Hindi. Hindi pa. Hindi pa tayo. Oh. Security Council, hindi. Nag-rotate yung members ng Security Council. Okay, so pero yung permanent member, lang China, yan. US, mga mayayaman na bansa yan. France, diba? Yan, India. Okay. So, in reality, diyan po sa UN, pantay-pantay ho yan. Mm. Diba? Hindi superior si America, hindi superior si China, ganun-ganun. In fact, I read an article partner that says, si China pala partner, since siya ay, yumaman, ang laki ng pondong pinapasok niya sa UN. Partner, yun ang batayan ng mga member countries. Siyempre, to make sure na tumatakbo tong UN, partner, nagbibigay ka. So, kung maliit ang bansa mo at mahirap, maliit ang bigay maliit. Mo. Kung mayaman ang bansa mo, yung kamukha ng US, China, Canada, etc., malaki ang donasyon mo. Oo. Ganun yan, partner. Kahit tayo, ang laki po ng expenditures natin dahil gusto natin i-push ang ating mga incentives. No? Actually, I have to do some research at medyo napaya ako rin sa pinupush ko dati. Sinasabi ko, dapat i-punish ng UN ang China. Gawa ng sinasabi ko nga, lagyan mo na mga economic sanction yan para mapwersa. Then I realized na, teka muna, isa pala sa mga anong tawag mo termino mo major members of the permanent member of the Security Council. Kumaga parang pare-pareho kami nila mad, diba? Nila Joey, di ba? Okay, magkakapantay kami, di ba? Paano inyo na teka muna, baka sabihin pa ni Matt sa akin, teka muna pare. Bakit mo ko sinasabihan?
Mm. Oh, di ba? Yan, ganun yan. Hindi naman ako ano ah. At saka partner, alam mo, pagkapantay lang tayo rito. The way, ito lang, explain ko lang, lightly lang po mga kaibigan, mga partners, no? How the UN General Assembly works, no? Halimbawa, kamukha niya, sabihin mo, bigyan ng sanction. May votation yan, partner. Exactly. Sabihin, parang kongreso, no? O parang kongreso yan, partner. So when somebody proposes for that to happen, magtataas ng kamay, votation. Kung wala mang present, magpapadala ng kanilang vote. Partner, kung ang topic of conversation ay may mga kakampi at maraming kakampi kamukha ng China, eh hindi papasa yan. Exactly. So hindi kaya nga ang China, di ba, for example, dito sa ASEAN, ang ginawa nila partner para meron disunity. One of the ASEAN's partner talaga niligawa nila, I think it's Cambodia. Yes. Di ba? Kaya nga hindi tayo magkaisa ASEAN, di makagawa nung ano, yung titag mong unified front para ho sa Session West Philippine Sea. Gusto ng ASEAN kasi magagawa siya ng isang partner na ano ba to, yung parang papel that will show na nakakaisa yung ASEAN about the West Philippine Sea issue. Ang problema, si ano ho, si Cambodia being an ally of China, wouldn't vote for it. Of course. Oho. Mm. So hindi magkaisa ngayon. 'Di ba? Alam mo yung China, totoo lang, kung binibiso-biso niya, matatalino ho yung mga yan. Oh, naman. They know, they know what they're doing. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, bago siya nagtayo ng mga isla dyan, yung mga man-made island nila dyan. Pinlano na nila yan. Planado ho yan. Planado hindi yan as if na, bukas tayo tayo ng isla. Walang ganon. They observe. Tingnan muna nila, diba? Kung kaya. Kung kaya. Actually, inunti-unti yan eh. Oo, partner. Sa loob ng mga ilang taon, diba? Nakapag-produce sila ng ganun. At syempre, alam nilang wala ka naman magagawa. Hmm. Hindi, titignan lang, partner, kasi wag na yung Pilipinas. Alam nila, kaya nila tayo eh. What they're observing was the reaction of yung mga fellow superpowers nila. Yan. Yung like the US. Wag na yung Russia. Eh, wala naman silang ano dyan. Layo. US ang may interest dyan. Oo. Eh, ang problema, that time, si US naman was mom. Wala siyang ginagawa. Doon sa, kumbaga hindi siya nag-react doon sa ginagawa. But imagine sabi, illegal yan, but that's it. Half-hearted yung statement. Eh di, tsaka masabi lang. Mayroon din silang masabi na may ginagawa sila, sinusuportahan nila yung mga bansa dito, na kaalyado nila. Pero hanggang doon lang yun. Kasi from the very beginning, kung talagang pumalagang, for example, US, katawag ng Pilipinas, mapalag tayo, wala man tayo magawa. Pero kung pumalagpalang ng US dyan partner, talagang sinabi sa Pilipinas na palagan nyo at babak-upa namin kayo. Tsaka hindi makakapagtayo ng isla dyan. Hindi matatapos yung mga isla ng China dyan. Tsaka partner, ang US at tsaka kamukha nito, Australia, Japan, nagdumadaan sila eh, nagpapadaan ng mga aeroplano. Yan ang ginagawa nila, nagpapadaan sila ng eroplano dyan. Freedom of navigation. Para lang masabi na, oops. Si US naman, parang iniinis lang naman si China nun eh. Ganun lang ha. Nangiinis lang sila. Parang wala kayong karapatan. This is international waters we could pass through here. Alam naman nila, hindi papalag si China eh. Oo. Diba? That's the thing. Tama, partner ko, political lang yan eh. Political lang lahat yan. Oo. Although, kikita sila na pag nagkagulo, pero tatalo rin sila eh. Kaya ang mga, kung pansin mo partner, ang mga inaaway nila, quote-unquote, inaaway o nilalagyan ng gera, yung mga bansang alam nilang walang laban. Saka yung medyo masama sa tingin ng tao. Oo, yan. For example, sa Iraq, tama naman, di ba, sama ng reputasyon ni Saddam Hussein. Oo. So, tingin natin lahat, ng karamihan ng bansa, demonyo si Saddam. So, parang kahit nagera ng US yan, hindi siya magmumukha masama. Mm-hmm. But in reality, partner, eto, this is an open secret, alam nyo to. Mm-hmm. Ang purpose ng gera ng US sa Iraq is they're claiming that mag-up sila ng ano ba to, deadly weapon. Oo, mass destruction. Mga weapons of mass destruction. Wala akong nakita. Wala. Walang nakita. Wala na kasing pera si Saddam. Oh, di ba? Wala na. Oh, pero ang ginawa ng US, ito, I'm just being honest. Okay. Ito po, US, you're listening to our program. All right. We're just quoting what we read in the newspapers, yes, di ba? On the internet, di ba? There were no mass weapon of destructions found. Yun naman talaga ang purpose. Di ba, partner? Kaya, ano nangyari? Natanggal si Saddam. Tulfo. Yun nga lang. Di ba?
Yun na yun. Mm. Tapos na. Naganap sila ng bagong kalaban. Mm. ISIS. Diba? Anyway, break muna tayo, partner. Pabalik natin, I want to discuss this part. This is very important to me. Pagbalik namin, may pag-usapan tayo. Latest development kay Trillanes. At it's already 2:59 in the afternoon and this is being brought to us by San Miguel Pilsen, ang unang mong binuksan, ang unang mong minahal. Drink responsibly ng Coco Life, believing in the Filipino. Responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Natanggap na ng Department of Agriculture ang test results sa blood sample ng mga namatay na baboy. Ngunit ayon kay DA spokesperson Noel Reyes, sa Lunes pa iaanunsyo sa publiko ang naging resulta. Tiniyak naman ni Reyes na ligtas ang pagkain ng baboy basta may tatak ng National Meat Inspection Service. Mababatid na nauna ng sinabi ni DA Secretary William Dar na ngayong araw isa sa publiko kung positibo o negatibo ba ito sa African Swine Fever. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 kHz mula sa News Center ng DZME 1530. Una sa kanan ng himpilang, may paninindigan. Ako po, si Camille Lee. Sumayin niyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Parating na ang Red Horse. Stika, 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 stika. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse Beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.
rapido ni Tulfo. Balita, komentaryo at aksyon. Sasainyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. All right, thank you very much, and we're back for the second half of the program. Kayo po ay nanonood at nakinig pa rin sa Rapido ni Tulfo. Dito lang po sa DJM, Kiso 31 sa kanang himpilang, may paninindigan. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po ay si Patrick Tulfo, and every Friday, kasama kayong aking partner, si Mr. Matt Montoya. Partner. Good afternoon, at syempre, ano ngayon partner? Berna. Yun niya eh, sikat na naman si ano, si diba si Jose Marichan. Alam mo nung isang araw, nung September 1, siyempre yung mga tao sa Facebook, puro mukha ni Jose Marichan na nakikita ako eh. Alam mo si, narinig ko interview kay Joe Marichan, alam mo, na-amuse siya. Ilang dekada na dati, wala namang ano eh, ngayon laging siya yung ano. I find it amusing. Sabi niya ngayon, sabi niya nasa memes na ako. Sabi niya gano'n. Proud siya. proud siya. Anyway. Current pa rin siya. Diba? Sabi niya, I don't mind. Sabi niya gano'n. Pero gusto ko rin yung sinabi ni Joe Marichan. Sabi nga niya, well, although natutuwa ako na ginagawa niyo akong isa sa simbolo ng Pasko, but we shouldn't forget kung ano talaga yung symbol ng Christmas, and that is the Lord Jesus Christ. Okay? So ito, excited na kasi partner yung mga nakikinig sa atin. Kasi, kayo na, medyo bago ka dumating, sinabi ko, meron akong topic ngayon about kay Senador or ex-Senator Antonio Trinanes IV. Mm-hmm. So, I will be discussing that right now after ng report ni paring Ed Sarto. Mm-hmm. Okay? Si parang Ed Sarto mo na papasukin natin. Meron siyang pag-uulat. I think this is about... Andiyan na ba? Andiyan na ba siya? Si Ed? Wala pa. Wala pa. Sige. Anyway. Good afternoon sa ating kumpare partner, si Nice. Uy! Hello. Apales. Magandang hapon. Okay? Mayaman na yan. Oh. JC Tan, magandang hapon din. Luke Jerome, magandang hapon din po sa inyo. Okay, so we're just waiting. Andiyan na. Ayan na. Oh. Okay, sabi ni parang Ed, Secretary Simato hiniling na magkaroon ng sariling pulis ang DNR. It makes sense. Tama. Kasi yung kanilang partner, yung implementation ng kanilang mga batas. Oh, naman. Tama, okay. Tama yan. So let us listen to this report coming from our colleague, our boss, Ed Sarto. Parang Ed, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Patrick, at kay Matt. Tama yan, personal na umapila sa Kongreso si Secretary Roy Simato na bumalangkas ng batas para magkaroon na ng sariling pulis ang DNR para siyang mangalaga sa mga kagubatan sa buong bansa. Ito'y kasunod ng pagkamatay ni Bienvenido Vigilia Jr. sa El Nido, Palawan noong Miyerkules ng hapon. Sa budget briefing sa Kamara, inamin ng kalihim ang kahinaan ng DNR pagdating sa pangalaga ng napakalaking kagubatan pa rin ng bansa dahil iilan lamang umano ang kanilang mga forest rangers at hindi pa sapat ang kasanayan, kagamitan at hindi sila pinapayagang mag-armas. Matatanda na pinagtataga hanggang sa mapatay ang forest rangers sa El Nido matapos nitong kumpiskahin ang mga gamit ng mga illegal loggers doon na napatunayan o nakita niya mismo na nagpuputol ng mga kahoy. Sinabi ng kalihim na kung magkakaroon sana ng Enforcement Bureau ang DNR ay kakayanin na nila na mapangalagaan ang mga kagubatan at pagpapatupad ng Clean Air Act, gayon din ang proteksyon sa iba't ibang kagubatan sa bansa. Mainit naman ang pagtanggap ng mga kongresista sa mungkahang ito ng kalihim at tiniyak na pag-aaralan nila ang bagay na ito. Hiniling din ng mga kongresista kay Secretary Simato na bumuo na
ng isang plano kung paano ang magiging function ng Enforcement Bureau sa ilalim ng DENR, kung saan ay magkakaroon sila ng karagdagang tauhan bilang mga forest ranger na siyang mangalaga sa mga kagubatan. Mula sa Kongreso, Ed Sarto ng DCME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Right, thank you very much, Paring Ed, at nag-agree kami ni Paring Matt na there's a need for the forest DENR rangers to have their own actually partner arm forest rangers. Oh. We have forest rangers, but unfortunately they're ordinary. Oo, saka alam mo yung kalaban ng partner, yung mga namumutol ng puno. We hard powered yun. High-powered na, marami pa. Ilang in the past, may mga namatay ng mga forest rangers trying to enforce yung mga existing environmental laws. Kaya nga, that time, pinanawagan ng DNR, dapat ang meron kaming power, dapat police, we should power be given the authority to carry firearms so that we'll be able to enforce yung mga existing environmental laws. Oh, kasi kulang tayo sa kapulisan eh. Kulang. Anyway, may nag-message partner, napuputol daw yung ano, yung signal sa FB. Okay. If that is the case, you could transfer sa YouTube. Doon. Okay. Maganda sa YouTube, no? Okay, sa YouTube, pwede po sa official DCME 1530 na channel or sa ano po, dito po sa aking yung aking Rapido, isa yung aking Patrick Tulfo na YouTube channel. So just like FB Live, you could also comment dito sa may YouTube din, yes. Mababasa namin. Napasok ko partner eh. Yes, biglang bumababa yung viewership natin kasi napuputol. Kaya pala. Anyway, let's get down to business. So partner, kayo na excited yung mga nakikinig sa atin. Sabi nga ni Ella Mamesonella, gusto ko na marinig yung chismis kay Trillanes. Oh, okay. Yan. No, it's not chismis. First and foremost, sinasabi ko from time and time again, there's a reason why inaanyayaan ko kayong maging ito yung maging ano ng Rapido ni Tulfo na FB page, yung ano ba to, follow like and share follower, okay? Kasi po, bakit si Jose Marich niya kanina eh, partner, Jose Marich yan, pero kanina anyway, partner, kasi nga nagsishare ako ng mga news links doon. Yes. Hindi po sa amin, news links binabasa ko. For example, may nakita ko interesting piece of news article, babasahin ko muna and I will make sure na totoo. Mm-hmm. I-share ko yun. Eh kasi kahit na nagbabasa kayo ng balita, ang tingin ko, you might have missed this interesting piece of news, di ba? Mm-hmm. Ito partner, sa Manila Times, totoo lang. Actually, dalawa lang naman ang kolumnistang binabasa ko sa ano, dito sa major dailies. Siyempre, yung si Kuya Mon, na obvious ba na tatay ko yun? Dapat binabasa ko yung susunod niya. But another columnist na talagang nirerespeto kayo na I always follow what he writes eh si Rigoberto Tiglaw. Mm, yes, si okay. Bobby Tiglaw. Si Bobby Tiglaw. Alright. Magaling hong magsulat yan. Mm. And I'm a big fan of his. Ito partner, itong sinare ko na pinaka-recent na column niya dito sa Manila Times partner. Eh medyo ano, revelation na magdidiin mismo kay Trillanes. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Ilagay mo na partner yung ano yung mga picture na hiningi ko. Okay? So eto na. So as I was saying partner, yung revelation. Mm-hmm. Okay? So as you have all known, bago ho maghalalan ay itong si Bicoy, who doesn't know Bicoy, si Peter Jomel Advincula. Mm-hmm. This guy who came out and accused the president at yung pangapamilya niya being the so-called ang totoong narcolist. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ayan, it became controversial. Mm-hmm. Di ba? Una, let me refresh your memories para maintindihan nyo. Okay? So, lumabas si Bicoy. Una, may takip. Tapos yung palakan ng partner, no? Wala. Oo. Nakita ko yung partner. Pero kahit na sa ibang basa, oh, ano, nakatakip yung mukha, tapos hindi ba yung boses, yung totoo, kung narcolist, yung pangulong. Oh, tapos lumabas. Eventually, kasi pumutok yung partner eh. Tapos lumabas din siya. Oo. Pumutok yung issue. Mm-hmm. Na, kung mga partner, na-trace kung sino
yung nasa likod because nagalit ang Pangulo. Yes. The president got mad because hindi lang naman siya yung dinidiin, pati yung pamilya niya. Yan. At nagalit ang Pangulo kasi pati yung anak niya si Katie. Yan. Yun na talagang parang that was the foul. Last straw. Foul. Sabi siguro ni Pangulong Duterte, pwede niyo akong banatan. Kahit nga yung mga anak niya, malalaki. Huwag lang yung bata. Sila Paolo. Pero partner si Katie, yung bunsong anak ng Pangulo, she's only what, 14, 15? Ano yun eh? Bad yun. Oo, dinamay. Below the bell. Sinabi nito ni Bicoy, di ba? Eh, si yun daw pera na kinikita sa droga, eh binibigay din, nilalagyan daw yung bank account daw nito ni ano, ni Katie Duterte. Kahit ang Pangulo, nag-utos partner sa mga law agencies natin, law enforcement agencies, hanapin. So, na-trace nila. Mm-hmm. That was the time na pwersa si Bicoy na lumabas na at nagkaroon ng press con. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito mismo sa IBP. Yes. Oh, partner. Integrated Bar of the Philippines. Remember, M. Saltana. Ako po si Bicoy. Naghingi ako ng ganyan-ganyan. Oh. Pero hindi pa yan, partner. Oh. Umami na muna siya. Ito yung unang labas niya, partner. Umami, ana, ako yun. I'm the voice behind yung nakita nyo. Ako mm-hmm. si Bicoy. At pinapanindingan niya na totoo yung narco list allegation. Pero partner, butas-butas yun. At ito nga, si IBP, after a few days, actually the following day, they were forced to wash their hands. Mm-hmm. Ugas kamay yan. Mm-hmm. Kasi pinapalabas nung mga nasa likod ni Bicoy na binaback upan sila ng IBP. Ah. Integrated Bar of the Philippines, mm-hmm. partner. Mm-hmm. Okay. E kaya lang, partner, ang daming butas dun sa statement ni Bicoy. At nakasama pa, partner, lumabas si Senador Tito Soto at sinabi na, alam mo yung Bicoy na yan, pamilya na sa akin yan at natandaan ko na. Ako. Way back, noong 2015, lumapit niya si Bicoy sa kanya para i-reveal nga meron daw siyang revelation labang kina Marohas. Hindi okay. niya kinagat. Okay. Oo, so sabi niya, nasa akin pa yung script niyan, yung sulat. So basically, si Bicoy had script used... Writer. A rehash script na binago niya yung karakter. Instead na sina Marohas, partner, ang nilagay niyang karakter ngayon, itong sina Pangulong Duterte. Mm-hmm. So tago yan. Nadami pa yung mga madre kasi naman itong mga madre natin, pare. Wag naman ho kasi kayong... Okay, I know that it is a Christian duty of ours na kapag may humingi ng tulong. Tulungan mo. Pero partner, kapag yung ganyan na parang magagamit ka, Yes. It is also your responsibility to know kung nagsasabi ng totoo yung tama. Kausap mo. Tama. O, di ba? So, ito na, partner, sumunod na. Nasa Boracay ako niyan, partner. I was in Boracay sa Isuzu event nung Mayo, kasagsagan nung El Nino, partner. Mm-hmm. Ito na, lumabas na yung si Bicoy. At yung paglabas niya, inamin niya, hindi po totoo yun. Ayan. Oo, nag-retract na siya. At pinangalanan niya, partner, of course. Sino yung mga... Nasa likod. Yes. Pero ang pinakamabigat dyan, of course, directly, he pointed the finger at Senator Antonio Trillanes IV as being the man behind the ang totoong narcolis na script and video. Sinabi okay? niya yan. Oh, nalala ko na yan. Sorry siya ngayon. Oh, sorry. Umiiyak. Nakulong ba siya? Nakulong saan, no? Well, he had other cases kasi. Yung kaso ng pagsisunungaling paninira, hindi na siya kinasuhan ng Malacanang kasi nga, sabi ng Pangulo, umami na siya. Okay. Diba? Pero may mga ibang kaso siya before. Oh. Like, nanloko yung partner ng beauty pageant. Basta, ang daming kaso yan eh. Kaya nga sira ang ano niya eh. Reputation. In fact, yung kanyang reputation, ang... Ano to? Dito na lang. Okay. Yung kanyang reputasyon, ang binabanata ni Trillanes ngayon. Sabi ni Trillanes, how could you believe this person he doesn't have an ounce of credibility in him? Tama. Pinoint out yung mga lumang kaso. Oo. But, si Trillanes naman, isa rin namang ob-ob yan. Sorry. Before, yung lumabas si Bicoy partner dun sa kanyang ang opisyal, ang totoong narcolis, natanda mo pa sa Trillanes, uy, sinasabi ko na sa inyo eh. Sige, tignan natin to, pakinggan mm-hmm. natin. Di ba? Kumbaga, bago nag-retract yung Bicoy, si Trillanes, pinasabi sa tao na pakinggan natin yan. Okay?
Tama. Anyway, si Patrick Tulfosa. Eto na, partner. Medyo na nahimik si Trillanes, natapos niya yung termino niya as a senator. At ito nga, partner, kinug magtuturo raw yata sa Ateneo the last time I heard. Okay. Wow, ah. Anyway, ang Ateneo iba naman, I love that school. Muntik na ako mag-aral dyan. Sayang. But right now, nadidisappoint ako sa Ateneo. Okay? Anyway, partner, itong pinakalitis na column ni Mr. Rigoberto Tiglao, Bobby Tiglao, is very interesting. Mm-hmm. Okay? Kasi, partner, sinulat niya si Attorney Jude Sabio. Yan ho yung, ito yung lalaki na yan. Siya po yung katabi ni Trillanes. Mm-hmm. Ngayon, kung kayo ay sumusubaybay sa mga pangyayaring political sa Pilipinas, makilala nyo si Sabio. Siya yung abogado ni Matobato. Who is Matobato? Si Matobato, partner, ano yan? Yan yung mga unang mga inilabas na mga kalaban ng Pangulo. Tama. Kung saan inaakusahan niya ang Pangulo na parang may mga pinapatay sa sa Davao. Yan si Edgar Matobato. Yan yung ano to, Duterte, nagpauso ng Duterte, yes. Death Squad. Yung ano, yung Death Squad daw. Oo, yung Death Squad. Siya yung nagsabi niyan. Ngayon, si Sabio became the lawyer for Edgar Matobato. Okay. Naging abogado siya. Okay. Okay? So, yun, hinandle niya. So, partner, inaamin niya na he's close kay Trillanes. Okay? Pero ito, mas maganda yung susunod. But in the meantime, bago yan, ito muna ang report ni Nestor Cagidla. Sabi ni Nestor, drug carrier sa Herbosa Tondo, Manila, timbog sa PDEA. Papasukin natin si Nestor Cagidla para sa kanyang report. Nestor, please come in. Nestor? Andiyan ba? Bawal ang dead air sa atin. Pero wala, nawala. Nawala na. Nawala, nawala. Okay. Well, anyway, partner, let us continue. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Again, if you're having problems with your FB, ah, katulad nito, no? Pwede sa YouTube. Sa YouTube kayo, just search for my name, or Patrick Tulfo. Andyan, mapad nyo ako. Then subscribe na rin. Or, official DCME. Official DCME 1530KHZ. Mm-mm. Official DCME, type nyo, lalabas na yan. At ang lalabas kagad yung mga mukha namin. Yan. Okay, so, kasi right now, ito nga, sasabi ng mga nanonood sa atin through FB, they're having problems with FB. Okay, andyan na. Ito na, sige. Okay. For the second time around, Nestor Cagidla. Nestor? May problema. Ayaw. Problema. Sige, break muna tayo. Break muna tayo. 3:21 in the afternoon. This is being brought to us by Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Dream ko is possible at Coco Life. Believing in the Filipino. Parating na ang Red Horse. Stika, 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 ganito kalakas. Kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Rapido, ni Tulfo, balita, komentaryo, at aksyon. Sasa inyo, kasama si Patrick Tulfo sa Rapido, ni Tulfo. Rapido, ni Tulfo. Rapido, ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo.
Nakita nyo kami, nagpipicture-picture kami. Kailangan nung muna yan. Maghihintay naman daw kayo. Selfie-selfie kami. Andiyan naman. Sigurado na ba yan? Okay na? 100%. Are you sure? Okay, okay. Okay. Next stop kagila, third time around. Drug carrier sa Herboso Tondo, Manila. Team Bog ng PIDEA. Papasokan natin si Nestor. Nestor, please come in. So, Patrick, hawak na ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency at nasa malamig na rehas na bakal ang 124 taong gulang na lalaki na umunoy sa Buda, drug carrier ng Herboso Tondo, Manila. Matapos ma-aresto sa ikinasang drug bypass operation sa lungsod ng Manila. Batay sa report ng mga operatiba kay PIDEA Director Lindola Aspacio at isinumiti kay Director General Aaron Aquino, kinilala ang suspect na si Christopher Manalo. Ayon kay Director Aspacio, ikinasa ang drug bypass operation sa bahagi ng Quezon City Street, Corner Hermosa, Barangay 112 Tondong, Manila. Nasamsam sa drug operation ng dalawang medium size na transparent plastic sa Sina Omanoy naglalaman ng Cebu na nasa 200 grams at may street value na 1.3 million. Ayon sa team leader na si Rowell Calayan ng PIDEA Region 3, inabot ng isang buwan ang surveillance bago ikinasa ang drug operation at nang pinagsanib na pwersa ng PIDEA Region 3 at PIDEA CSAP nagresulta ng matagumpay na pagka-aresto sa suspect. Ako si Nestor Kagitla para sa DCME. 15:30, una sa kanan, ang hempilang may paninindigan. Alright, salamat paring Nestor Kagitla. Anyway, partner, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So, yan na nga. So, as I was saying, yung topic natin bago tayo nagpapasok ng report, no? So, partner, yung mga play kumbaga inulit ko lang yung mga pangyayari. Mm-hmm. Okay, si Advincula, si Trillanes, tapos Matibato. Si Matubato, saka si Sabio. Okay, again, Jude Sabio is a known associate of Senator Antonio Trillanes IV. Uh-huh. Okay, so partner, itong pinakabagong column ni Mr. Bobby Tiglaw sa Manila Times partner is very damning. Kasi sinabi partner ni ano ni nito ni Sabio na ang talagang nasa likod talaga nung ang totoong Narcos video ay walang iba kundi si Senador Trillanes. Antonio Trillanes IV. Okay? Alam mo kasi, why is this very important? Ba't ko dinidiscuss, Eric? Kasi po, totoo lang, si Advincula, wala talagang ano yan, partner, credibility. Alright? Kaya nga siya binabanata ni nung mga dilawan nila Senador Antonio Trillanes IV because ano siya, may mga kaso ho siya. Oo. So, credibility-wise, mala. Zero yan. Oo. But Jude Sabio is a lawyer. Mm-hmm. Okay, as I've told you, that guy, this guy na katabi ni Trillanes, he represented Matubato ito'y kinasuhan. Okay, si Matubato, yan yung dati raw taon ni Pangulong Duterte at membro ng Davao Death Squad, DDS. Mm-hmm. Anyway, partner, sa isang column, ito pa lang si Attorney Jude Sabio, nagsusulat pala yan. Okay. Sa isang dyaryo. Okay. Sa Davao yata, no? Uh-huh. Partner, napaka-interesting yung kanyang sinulat. Kasi sinabi niya, partner, sa column niya, ang talagang nasa likod daw nung antotoong Narcos video ay si ano? Ay itong si ex-Senator Antonio Trillanes IV. At idinitali niya, partner, kung ano nalalaman niya. Okay? So, sinabi nito, bago daw inilabas nila Trillanes siyang si Bicoy diyan sa ang totoong Narcos video na yan. Mm-hmm. Nakipag-meeting sa kanya si Senador Antonio Trillanes saka yung isang staff nito na check ko lang partner ang name ha. The guy's name, yung staff niya ay si Junel partner. Trillanes allegedly has a staff whose name is Jonel Sangala. Close in niya. Security staff niya. Okay. Okay? So, they had a meeting dyan sa isa ba yung Novotel? Dyan niya sa Cubao, no? Novotel? Partner, di ba sa ano yun? Saan yan?
naisip ko sa may Entertainment City. Sa Entertainment City ba yan, partner? Parang. Nakipag-meeting daw sa kanya si ano, si si Senador, then Senator Antonio Tullianos the 4th. At sinabi nga sa kanya ilalabas niya yung ano, yung itong totoong Narcolis video. Yung daw asawa niya, kasi lumalabas partner sa kwento ni nito ni ano, ni Attorney Jude Savio, very close siya kay Senator Antonio Tullianos the 4th. Mm-hmm. Kasama niya asawa niya si Miss Joanne Fortich. Mm-hmm. So both of them are supporters of Senator Antonio Tullianos. Pinanggit daw yung ano, yung video. Yung asawa niya nagbabala. Nagbabala daw kay Senator Tullianos na huwag nang ituloy yan. Mm-hmm. Okay, kasi parang mababaw yan eh. 'Di ba? Parang mababaw yan at baka mabaong ka. That was the warning given by the wife of Attorney Jude Savio to Senator Antonio Tullianos the 4th. Mm-hmm. Okay? Pero hindi raw nakinig partner si Senator Tullianos. At after a few days, after a few days nung meeting na yon, a few days after rather, partner, eto na nga, nakita nila, nilabas na yung ang totoong Narcolis video. Uh-huh. Again, unang-una, walang muka, mukhang tanga lang, binago pa yung boses. Tapos pangalawa, napuwersang lumabas na si Bicoy kasi nga, pumutok sa mukha nila yung ano eh, yung papakulo nila eh. Oo. Okay? So, bakit nagsalita si ano? Why did the Attorney Jude Savio decided to come out? Kasi kwento niya, partner, na insulto siya dun sa ano, sa isang tao ni Tullianos, yung si Sangga lang. Okay? Kasi yung pumutok na nga yung ano, yung issue nung ano, nung kay Bicoy. Mm-hmm. Kinakailangan mag-provide daw ng lawyer. They needed to provide Bicoy a lawyer. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So tinawagan daw siya nito ni Sangga lang na close in aide ni Tullianos. Mm-hmm. And allegedly, this Sangga lang guy told him, "Yung bang MCLE mo okay na?" MCLE. MCLE partner, alam ng tatay mo yan. Ah, yung sa law? Yes. Okay. Yung okay, parang, ang mga lawyers pala, they need continuing legal education. Mandatory. Yeah. Okay. Question siya. Okay ba yung lisensya mo? May MCLE ka ba? Na-insulto daw siya. Oh. He got insulted. Inamin niya eh. Uh-huh. Na-insult, sabi ni Jude Savio, na-insulto ko kasi nilecturean daw niya. Actually, through text, nagpalitan daw siya ng mga nasalita. Messages? Wow. Oo, sabi daw niya, magbasa ka, parang magbasa ka muna ng hindi ka na maabogado. Oh. Okay, parang, walang, sabi, kiniklaim niya, walang kinalaman yung aking law practice sa MCLE. MCLE is a requirement. Right. Diba? Pero, listen, ako, abogado ko. Mm-hmm. I'm a licensed lawyer. Mm-hmm. Nagsagutan sila ngayon. Ah. Okay? So, ano partner? Kumbaga ayaw na niya makipag-usap. Tama. And then tinext daw siya ni Senator Antonio Tullianos na kita tayo. Kita sapakan. Tayo. Alam ko sapakan. Hindi ng partner. Kasi tamo, abogado siya ni ano eh. Like, malapit siya kay Tullianos eh. Oo. Yung unang text, sabi ni Attorney Jude Savio, hindi niya itag doon yung hindi niya pinansin. Yung pangalawa, nakipasabi mag-meeting tayo. Ah. So that's the time that he decided to go. So nagkita sila ngayon. So itong si Senator Antonio Tullianos, si Stella, sabi ni Stella daw, ay talaga. Anyway, sabi niya, parang humingi siya ng apology in behalf of Sangga lang. Okay? So sabi niya kay ano, kay Savio, parang ko ikaw naman, parang abogado kay. Tama. Inaano niya na parang hindi, wala naman kasing alam si itong tao ko. Oh, ito na lang. Oo. So parang kumbaga mas malawak ang pangunawa mo. Being a lawyer. Tulfo, oh, patawarin mo na. Tulfo. Okay. Pero siyempre, he wouldn't hear none of it kasi nga sa pagkaintindi ko sa sulat ni Savio, parang I got insulted. Tama. Insulto ako. Ah. Sabi niya ganun. Okay? So, ang purpose ng meeting, siyempre, eh inaano ni Tullianos na pwede ba maging abogado ka ni ano? Mm. Ni Bicoy, ni Advincula. Hindi na niya tinanggap. Yun na. Oo.
Kasi nga, inaano niya na. Hindi magulo na. Na magulo na yan. Oh, it's too late. At ang pinapoint out niya, we warn you. Tatandaan nyo, ito, puputok ko ito. This will be a big news. Abangan nyo yan. Kasi may posibilidad na si Jude Savio ay magwi-witness na against Senator Trillanes. Yako, yan na. As I've said, si ano, si Bicoy Advincula is a tainted witness. Tama. Kung nakinig yung daddy ni ano, matutuwahan. Sir. Attorney Ingson. Okay. Tainted yan. So sa korte, pwede siyang gibahin ng lawyer. Tama. Diba? Oh, madali si yan. Sirain ng reputation. Oo, oh, sabihin na, teka mo na, Mr. Bicoy, Advincula, is it true that you were involved in this? Tapos. Wala na. Tapos na. Diba? Tapos na. Dismiss. But Jude Savio is a lawyer himself. Mm-hmm. Very damning. Ano ba tawag part ng damning? Damn. What is damn? Si Patrick. Kakaano, wala na. Wala na pag-asa. Damning. Diba? Umaga, malalim, no? Malalim. Oh, mabigat. Oh, mabigat. Mabigat si Savio kasi nga, he is a lawyer. Tama. Sinabi nga niya, pinatutuhanan niya, yung sinabi ni Bicoy, totoo yun. Si Trillanes. All along, it was Trillanes. Kasi, as I've said, namin ang partner ko, si yung kay Bicoy parang eh hindi wala yan silungaling yan eh. Estapador nga estapador eh estapador yan so pwede mo siyang gibain but Savio binakapan niya hindi totoo yan parang I can attest to the truthfulness of what Bicoy had said regarding dun sa ang totoong Narcos videos na ginawa para sirain si Pangulong Duterte. Mm-hmm. Diba? So partner, grabe yan. At sinabi nga ni Savio, parang binalaan na namin siya. Sabi niya, ang title ng column eh, parang a point of no return. Oy. Sinabihan daw nilang mag-asawa si ano, si Senador Trillanes na wag mo nang ituloy yung Bicoy video na yan, totoong Narcos video na yan, because kapag pumutok sa mukha mo yan, parang point of no return na yan. Parang abyss. The point of no return, meaning hindi mo na pwedeng ipagtanggol ang sarili mo dyan. Tama. Okay, so puputok ko yan. That's the latest news about Trillanes. Kasi nga po, he is no longer a senator. So, he is no longer immune. Yung tatag mong parliamentary immunity, wala na yan. Wala na. Wala na. In fact, if we have noticed, si Trillanes hindi na nagdadaldal ngayon. Tahimik na kasi wala na. Sobrang tahimik na siya ngayon. Samantalang dati para siyang... Labas, araw-araw may mga sinasabi. Para siyang na ano, alam mo na yung sinasabi ng pagmabadaldal. Pero wag na, baka sabihin ng ano, kababaihan. Harassment. Diba? Sama, diba? Gamitin, para kang anong ano, pagmabadaldal ka, diba? Alam mo yun, diba? Oo. Ano? Sabihin, para kang ano? Eh, ganun. Guys, Trillanes, sobrang tahimik. Why is Senator Trillanes eerily quiet? Because? Kasi nga, partner, he knows reckoning is at hand. Mm-hmm. Reckoning ho yung... Asa Pilipinas pa ba siya? Andito. Wala naman siya hold departure order. Meron wala. I don't know. Eh, kasi partner, alam mo, maniwala ka, babalikan ni Pangulo yan. Okay. And in my opinion, he had it coming. Yes. Kasalanan yes. Yun. Alam mo, partner ako ah. Hindi kaya gawin niya yung ginawa ni Ping Lacson na nag-disappear for a few years. Alam mo, siguro kapag that is a good opinion. Diba? Siguro partner, kung talagang kakayahan sila eh. Didikdikin siya. Oh. Baka tatakbo yan. Baka bigla mag-disappear. I believe. Pumunta sa Europe din. Kamu may mga supporters din naman yan eh. Ay, marami. Partner. Oh, eh, kaya lang alam mo eh, Trillanes had it coming, as I said, partner. Oh, yes. No? Kasi, yes. Alam nyo, even though I am a diehard Duterte supporter, partner, sabi ko nga, meron talagang pros and cons. Merong mga pro-Duterte, merong anti. Of course. Partner, okay lang naman banatan ng Pangulo. Mm-hmm. Ang problema, partner, kapag yung banat mo below the belt, tapos kasinungalingan pa. Tama na. Yan ang ginawa ni Trillanes. Oh, yeah. Diba? Alam mo, partner, sabi nga ni Kuya Montulvo, whenever I ask him about the president, because matagal na akong kaibigan ni Kuya Montulvo, si Tatay Digong. Panahon ng mayor pa yan. Dekada na. Partner. Oh, dekada. Mayor pa lang ng Dabaw yan. Oh, dekada na. Tawag na lang, Noy sa Bisaya, ano, kaibigan. Oo. Oh, sabi, tawag na kaibigan, anak, si Digong, what you see is what you get.
Kaya nga kapag nagmumura yan, hindi na ako nagot. Because yun na yun, when sir, he was a mayor, when he was a prosecutor, he has been like that. Yes. Mura ng mura yan. Oh, mura ng mura yan. Mura ng mura. Oh, diba? Kaya nga diba yung kapag yung nag-i-speech, diba yung first few years niya as president, medyo nakukul- nakukulture shock yung mga tao. Puro mura. Anong klaseng pangulo? But he has been like that. Oh, diba? Eh, pero itong last medyo kakunti na lang. Oh, siyempre, siguro nakinig na siya. Pero going back dito nga, sabi ko nga, based on my opinion, based on what I heard from my father, what I got from my dad. Sinano nga niya na parang ang presidente, isang partner politiko. So, okay lang na banatan mo siya. He can handle that. Di ba? Pero, ibang usapan pagdadamay mo yung pamilya. Yes. Tapos number two, puro kasinungalingan pa yung sinasabi mo. Eh parang yun yung puntos partner na ang Pangulo na pupuno. So, ito partner, Day of Reckoning. Ayaw, ito, alam mo, itong mga kampo ni Trillanes, they don't want to discuss this. In fact, magmamalaki ko sa inyo, bukod kay Tiglaw, I don't know about the other radio programs na minumondan ko, hindi nila pinag-uusapan ito. Uh-huh. But right now, yung mga katulad ko na medyo nainis kay Trillanes, pero patas o ako, ah. Okay? Hindi ko binabanatan ng personal yan, okay? Dito yung napapakinggan yung mga bagay na hindi yung napapakinggan dun sa ibang istasyon. Sa programa namin, sa istasyon namin sa DZME. Okay? So, malapit na yan. Maybe may nagtanong sa akin dati, Sir Patrick, bakit parang nanahimik na Malacanang kay ano? Trillanes. Kaya Trillanes. Sabi ko, magantay kayo. Bubuo ng armas. Oo, naghahanda yan. Sabi ko, lahat ng klaseng kaso kakaharapin niya ni Trillanes. Pero, pinakamabigat itong kay Bicoy partner. Yes. Kasi nga, partner, alam mo, lalabas yan, sedition eh. Tama. Oo. Kasi partner, tama, ang sabi ni Bicoy, ang purpose ng ano, ng Narcos video, eh para mapatalsik ang Pangulo sa pwesto. Yun. No. Sedition yan. Sedition yan. Ibig sabihin, kinakalaban mo yung Estado. Tama. Diba? Oh. As I've said, pwede ka naman partner, pwede banatan ng Pangulo. For example, si Trillanes should have just stuck. Yes. Doon sa mga yung DDS sa Davao, dapat yun na lang. Kasi mayroon namang nangyari naman yata sa Davao talaga yun. Yes. Diba? Yes. Pero partner, yung kinukonect niya ang Pangulo sa droga, that is next to impossible. Yes. No one will believe that. Paano mong ikukonect ang Pangulo sa droga? Eh, pinapapatay ngayon yung mga pusher sa kadrama. Ayaw. Sinasabi ko lang ha, hindi ko sinasabi ano eh. Sinasabi nyo eh. Yun na yun ang sinasabi. Sinasabi ni Trillanes, di ba? Oh, how can you connect the president to the killings of pushers and drug addicts? Tapos sabihin nyo siya yung pinakamalaking, sabi ni Trillanes po, di ba, if you can remember, siya yung pinakamalaking drug lord daw sa bansa. Mm-hmm. So it doesn't make any sense. Kahit na yung grade 1 student, sabihin mo yan, kwento mo yan, sabihin, teka muna, beto pinapapatay niya yung kanyang mga parokyano. Yan yung gumagamit sa kanya nagbebenta eh ng parokyano eh. So why would the president whom Trillanes accused of the being the biggest drug lord in this country would kill yung kanyang mga market, buyer? Eh di papatayin niya partner yung kita niya. Tama. Diba? Doesn't make sense. It does not make sense. Diba? Ayan. So abangan nyo yan. Senator Antonio Trillanes, ito si Jude Sabio, who is a former lawyer of Trillanes, his friend, very close to him. With this revelation partner, puputok to. Mm-hmm. And I believe baka mga susunod na araw, baka may mga bago pang iano to. Pasabog. Pasabog to. Pasabog. Si Jude Sabio. Alright. Binakapan ho niya ngayon yung statement ni Advincula. Kaya ngayon partner, kumbaga dati, pwede mong, kung ikaw ay anti-Duterte, mm-hmm, pwede mong isang tabi si Advincula. Wala yan. Ano yun eh? Yung criminal yan. Wala. Pangit record. Estapador yan. How can you believe someone na sinabi ni Senator Tito Soto na dati nang lumapit sa kanya para magpresenta na meron siyang dokumento laban kay na Marrojas? So, itong statement ni ano, ni Sabio, yan, it will partner, kumbaga, yung sinabi niya, parang patotoo.
mm-hmm. all of a sudden, nagkaroon ng wawa, nagkaroon ng sustansya yung statement ni Edwin Cola. Totoo yan. Sabi niya, all of these are true. Talagang si Senator Trillanes ang may pakana niyan. In fact, nag-meeting kami ilang beses ba at binalaan namin siya. Abangan natin, I believe si Senator Trillanes will answer. So of course. I'm interested to know ano ang kanyang reaction. Kung ano ang depensa ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi ni Attorney Jude Savio at sinasabing siya nga talaga ang may pakana nung ang totoong narcolist. Mm-hmm. Okay, partner, break mo tayo. Okay. 3:44 in the afternoon. This is being brought to us by Red Horse, Takas ng Tama, pero di wasak yung responsible na Coco Life, believing in the Filipino. Parating na ang Red Horse. Stick. Ganito kalakas. Kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse extra strong. The number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Rapido, ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido, ni Tulfo. Rapido, ni Tulfo. Rapido, ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido, ni Tulfo. Rapido, ni Tulfo. All right, thank you very much and we're back, partner. Yan ang topic natin. Alam mo, pati ito ah, yung expired products na yan, partner. Ayos ah. Kaya ito sa partner ko. Totoo naman ito. Si Kuya Mon, di ba, special envoy sa Beijing, sa China. Partner, pagbalik niya, punta ka ng office, meron akong pasalubong sa'yo. Mm-hmm. Ay, tuwan-tuwa ako. May ganda ko ng dati ko. Isang plastic. Parang mga Chinese na goodies. Goodie candy. Oy, sarap eh. Tinignan ko kasi iba't iba eh. Ibang candy. Basta may maliit, may malaki, may maliit. Okay. Ha? So, binukas ko. Kinain ko yung isa. Sarap? Yung isa, hindi. Yung isa masarap. So, inuwi ko na. Pinakita ko sa wife ko. Uy, umuwi sa atin si, si Kuya mo. Tinignan. Oo nga, no. Tapos, tignan niya yung expiration date. Teka, Han. Expired na to eh. Lahat? Hindi naman. Hindi, yung expired na kasi, di ba sabi ko sa isang pack-pack siya, tapos may mga... Ah, nakapack siya, pre-packed. Pre-packed, tapos may mga maliit na candy na nakapack sa loob. So yung binigay kay Kuya Mon ay expired. Expired na part. Lang niya. Magaling. Expired. Buta lang, ako lang kumain. Oo, oh, buta, hindi ibang tao. Okay. Yan, nasisira ang China dyan eh. Mario Joseph naman. Namigay na nga, namigay expired pa. No? Expired. Anyway... si Kuya Mon, partner, yung latest column naman niya. Parang Amyal, bigyan mo nga ako ng picture ni Kuya Mon Tulfo para may magkaroon pa ng mas gwapo sa araw. Alright. Partner, si Kuya Mon Tulfo, latest column naman niya sa Manila Times. Ang pangalan ng column ni Kuya Mon Tulfo sa Manila Times is In My Line of Sight. Mm-hmm. Kasi dun sa Inquirer, on target yan. Hindi naman niya pwedeng dalin yung... Ano kasi, bigay na Inquirer yun, di ba? Mm. So ito, parang pareho lang, pareho rin ang title naman, In My Line of Sight. Okay. Part ang nagkwento si Kuya Mon Tulfo, yung nasa China sila ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Well, he had the opportunity to have a one-on-one conversation with the president. Alam mo... President Duterte. Duterte. Partner, alam mo, parang in a way, parang naawa din ako kay Kuya Mon. Kasi sinulat niya, partner, gusto niyang mag-report kay Pangulong Duterte being the special envoy to Beijing. Mm-hmm. Kung ano yung mga accomplishment niya bilang envoy. Aha, of course. Well, according to him, it seems to him, yung mga nakapaligid doon sa Pangulo is trying to prevent him from having a
an audience with the president. Oh, wow. Oo. Oo, sabi niya, he mentioned that, basahin mo mamaya, partner, yung pinakalitis column niya ngayong mm-hmm. Sabado. Mm-hmm. Okay? Pinipigilan daw some people, hindi siya nagpangalan noon. Okay. Some people from Malacañang is preventing him from having an audience with the president. Diba? Wow. So sabi niya, natatakot yata. Because as you know, partner, kahit na si Kuya Mon is miyembro na ng gabinete because of his appointment as a special envoy, mm-hmm. hindi tumitigil yan sa pagiging journalist. Siyempre. At maraming mga revelation yan. Siyempre. And in fact, partner, pinakamabigat yung in-expose niya, partner, yung si Teresita Angeles mm-hmm. ng BIR mm-hmm. sa kaisang Don Samson na assistant ni Dulay. Dulay, si Cesar Dulay is the BIR commissioner. Okay? Si Don Samson, ikanang kabay niyan. Partner, dun sa video na in-expose ni Kuya Montulfo, naririnig mo yung maririnig mo yung boses ng dalawang tao, babae, lalaki. Yung babae, allegedly, si Angeles. Mm-hmm. Mura ng mura. Okay. Punyata ang Dulay ito. Mura talaga, hindi punyata, partner. Wow. Yung PUTA talaga. Wow. Oo. Nagpapabango kay Pangulo yan. Sabi niya. That video, by the way, came out 2017. Oh. Pero ngayon lang nag-viral because okay. of Kuya Montulfo. But it already came out. Uh-huh. Hindi siya ganun masyadong napansin. Okay, saka when it came out, people were at loss kung sino yun. They didn't know kung sino yun mm-hmm. yung bosses. Si Kuya Montulfo, pinangalanan niya. Mm-hmm. Okay? So sabi nung Angeles doon sa video partner, yun daw Mighty Corporation sa Del Monte, dapat daw ang babayaran na buwis ng partner, billion piso. Pero? Ang binayaran lang parang 60 million. Wow. Ang liit. So, wow. Ang inaano nung Angeles, parang ang kumita, parang si yung mga iba lang. Mm, siyempre. Oo. Nakatawa dyan, partner, yung sinabi nung Angeles na, mga tong gusto lang sila kumikita. Sabi nyo nung partner. Sabi. Dapat siya rin dapat kasi daw eh. Si Patrick Tulfo sa... Ganon, grabe yung partner. Mga 5 minutes yung rant nun eh. Aha. Oo. Gusto mo pong punya nung ito eh. Dapat sila sila kumikita eh. Oo eh. Tapos may lalaki na realize na yung Don Samson allegedly, this guy realized that nire-record nung babae yung conversation nila. Yes. At the, towards the latter part of the video, sabi, oh, ba't nire-record mo yan? Sabi nga, ba't nire-record mo yan? Papapahamak huli. Tayo. Huli. Tapos sabi nung babae, huwag na tayo pare-pare. Malang na tayo pare-pareho. Si Patrick huli. Tulfo sa sabi, ni huli. Tulfo. So yan, sinuot ni Kuya Mon yan. In-expose niya yan. So nagkaroon na ng pangalan ay na-identify kung sino, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Okay. Sabi nga ni Kuya Mon, as a journalist, he is frustrated na he had done a lot of exposés pero wala pa ring nangyayari. Tama. Okay, alam mo kung anong sabi niya, partner? It seems to him hindi nalalaman ng pangulo yung mga ginagawa ng mga nasa paligid niya. 'Yon. Plain and simple, partner. Hindi daw alam ni presidente. In fact, pinanood daw niya yung video. Yun daw si Pangulo, partner, titig sa video. Hmm. Nalaman na niya ngayon. Titig. Tapos tinanong daw niya, is this the parang Noy, parang ito, parang first time mo bang napanood? Ngayon ko lang nakita yan. Oh. Sabing ganun. Tapos tinanong niya, sino yung mga tao dyan? Si Teresa Angeles of BIR. Tapos ito si Don Samson yung isa. Mm-hmm. Sabi ni Kuya mo sa column niya, ini-expect ko na sasabunin ako ni Presidente kasi nga, sabi niya kasi, humingi siya ng tawad kay Pangulo na alam ko, kaibigan mo si Cesar Dulay. Close friend mo yan. But I'm just doing my job as a journalist. Kumbaga, sabi tama, niya, tama. Handa na ako na pagalitan ng Pangulo, na murahin ako. Or whatever. Oh. Oh. But he was surprised. That's why he decided to write about it. Because, anong sabi ng Pangulo? Mon, I do not shoot the messenger. Mm-mm. I place them on a pedestal. Mm, very good. Ibig sabihin, partner, na parang hindi kita anuhin. Uh-oh. Parang natutuwa pa nga ako at nalaman. Tama. Okay, so
that's somewhat emboldened si Kuya Montulfo na isulat na, ito nga yan, Mr. President, napapaligiran ka ng mga tao na hindi mo alam. Anong ginagawa? Ginagawa. Mm-hmm. Sabi niya, ang Pangulo, ano yan, bukas loob niya na gusto niyang malinis ang administrasyon niya, he hates corruption. Siyempre. Diba? Talagang galit siya. But, sabi niya, ang problema, as a president partner, hindi mo na malaman lahat eh. Siyempre. Katulad nun, nagtataka si Kuya Mon. Nag-viral na yan, partner. Alam mo, sinare ko yan. Alam mo yung isang bumukay Tulfo fanpage? Ang followers yan, 108,000 na yan. Wow. Nag-viral na yan doon. It's being shared, what? Mga 100 beses na. Huwag na nga partner yung Rapido. Sa Rapido, partner, we only have, what, 15,000 followers. Oh, okay. Nag-viral na. So, takang-taka, si Kuya Mon Tulfo, nobody among the advisors of President Duterte is telling the president kung ano yung mga pumuputok na balita. Parang ano na, selected. Ewan ko. Nasala. Ganon? Parang sinasala. As if, di ba, parang they're preventing the president from knowing this. Kaya tama yung termo, sinala. Sinasala. Eh. Ang sinasabi lang siguro, ito yung ano yung Mr. President. Pero, ito siyempre, partner, si Kuya Mo nasa direct line. Ito, ba't sinabi mo yan? Sinabi ni, ito kasi, this is dilemma, the dilemma of Kuya Montulfo. Sinabi niya sa Pangulo, alam nga Mr. President, I wanted to have a direct line to you. Because as a special envoy to China, I wanted to report directly to you kung ano yung ginagawa ko. Tama. Oh, ang problema partner, sabi niya, some sabi, ang term nga niya, some. Hindi lang isang tao. Some people from, some people of yours, seems to me, they're trying to prevent me from having a conversation or having an audience with you. Mm-hmm, mm-hmm. Except, ang direct line ko sa'yo, si special assistant mo, now Senator Bongo. Unfortunately, sabi niya, yung direct BC. Line ko ngayon, wala na because... Busy. Mabibisi na siya sa Senado eh. Oh, busy siya. Busy. Oo. So, ang hinihiling ni Kuya Mon kay Mr. President, baka naman pwedeng bigyan mo ako, Mr. President, ng direct line to you. Ang sagot ng Pangulo ganito, gustuin ko man mo, hindi daw siya marunong gumamit ng cellphone. Ng cellphone. Oh. Sabi niya, that's why if you want to get... Yan, partner, no? Yes. Hindi siya marunong gumamit ng cellphone. Yes, ano? Yes. If you want to get to me, sabi niya ganun, you have to go through kay Bongo pa rin. Mm-hmm. So si Secretary Bongo pa rin, Senator Bongo pa rin ang magiging linya ni Kuya Mon kay Pangulong Duterte. Okay so... Ito, partner, maraming exposé si Kuya Mon. I will not be naming some of them kasi, partner, hindi tayo pwede makialamat. Nasa korte yan. Tama. Unless gusto mo, i-represent tayo ng tatay mo sa... Hindi, okay na. Sayang oras. Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Literado na si father mo, si Antonio Inso. Pero si Kuya nasa... Oh, pwede siguro, partner. Maybe gusto mo, tayong dalawa. Hindi, okay na. I wouldn't mind appearing in court with you, partner. Doon kami magpaprograma, live ho mula sa korte number 3. Alam mo, yung na-libel ako, partner, na-high blood ako eh. Diba? Kaya alam mo yun, na-libel oh, yes, ako. Punta namin, punyetan to eh. Tapos, talagang in-store, ano lang ako eh. Kasi, Kuya Montulfo is part of the fact that he is the best dress columnist. Kasi nga sa dami ng libel suits. Oh. Best dress columnist yan. Ang libel suits ni Kuya Mon, partner, parang 100 pataas. Wow! Oo. Well, kaya ko, ako kasi, I have to be honest with you, I'm not as courageous as my dad. Yes. Iba yung tapang ng Montulfo eh. I don't think I could be like that. Matapang ako, pero iba yan. Mm. Yung, ako, partner, pag sa boxing, cautious ako eh. Bago ko. Kuya Mon, partner, pag bell, suko dyan, partner! Dire-diretso. Tama, dire-diretso. Yun ang style ng Montulfo that have endeared him to the people. Kaya nga, sumikat yan eh. Tama. Diba? Hard-hitting, no-nonsense columnist Montulfo. That's how he got his fame. Anyway, partner, ito nga. Nalulungkot niya si Kuya Mon na sabi niya, nakakatawa si Pangulo. Again, he is clean and he's really very sincere in reading the government of all corruptions. Mm. But unfortunately, sabi nga, yung mga nakapaligid mismo corrupt kay Kuang Corrupt, sabi ni Kuya Montulfo. That's first hand. Pero alam mo, ang maganda rito, siguro ko, yung sigurado ko,
yung mga nangungurap na nakapaligid kay Tatay Digong, medyo nanginginig na yan. Siyempre. Kasi partner, eto na nga, napakita na ni Kuya Mon yung video at na-realize ni Tatay Digong na marami palang exposes si Kuya Mon na hindi nakarating sa kanya. There's a possibility that the president will now be reading his column regularly. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. At si Tatay Digong naman, partner, eh, siyempre, pag ano, sabihin niya kay Secretary Bongo or Senator Bongo, tawagan mo nga si Mon. In fact, I witnessed that. One time, magkasama kami ni Kuya Mon, mm-hmm. who happens to be my dad. Baka nalilito lang kayo. Okay. Usap kami, bilang nag-ring yung ano? Cellphone. Oo. Sabi, ano? Ano sabi? Kita ko si Secretary Bongo. Mm-hmm. Oh, Secretary, ganun-ganun. Sabi, Kuya, parang kausapin ka ni Presidente. Ganun lang. Oh, partner. Si Bongo talaga. So, ang nagdadahil ng telepono para kay Pangulo? Si Bongo. Si Bongo. Mm. Okay. Meron nga video yan eh. There's a video, partner, kung saan si Pangulo, mga 2 years or last year, partner, di ba si Pangulo, paminsan-minsan nawawala sa limelight yan eh. Oo. Tapos ang gagawin ng mga kritiko, babanatan. Oh, yung Pangulo nasaan? May sakit siya, nakakumpan. Dinadialysis, lahat na lang ng klaseng ano. Sakit. Lalabas ang Pangulo ngayon. Pakita natin, malakas. So, sasabihin ngayon ng Malacanang, he's just resting. After all, he is not a Sprite chicken anymore. Meaning, hindi na siya bata. Tama, tama. Tama naman yun. So, the president needs to rest. O, diba? So, ito na, partner. Yung pinakauli, nasa Davao siya. And at that time, may meeting si Pangulo kay DOT Secretary Bernadette Puyat. Okay. Oo. So, sabi niya kay Secretary Bongo that time, bago mag-alala ang partner, kunan mo nga kami ng picture. Okay. Eh, may kumukuha rin ng video. Sabi ni ano ni President, hindi ganyan, ganito, yung ito kunan mo ganito. Eh, hindi makuha ni Secretary Bongo. Akin na nga, punyeta, hindi ka marunong eh. Iba na lang, tawagin mo. Pinagalitan, partner. Hindi ka naman marunong, hindi ganyan. Sabi ni Ella Jovel, Sir Pat, ibahin mo yung hairline mo, kamukha mo talaga si Kuya Mon. Ayun. Para kayong kambal. Matangkad sa akin yun, ma'am. Tsaka malaki katawan. Malaki katawan. Yung partner ko, matangkad. Matangkad ako. In my dreams. Wala ko sinabi. Speaking of matangkad, partner, no? Alam ko, hindi ka nagbabasketball eh. But I believe sinusubaybay mo rin kahit paano yung campaign Gilas. Natin sa ano, no? Mm. Alam mo, partner, ito lang bago tayo magpaalam. Yes. Ito lang ang opinion ko dyan. Yes. Of course, we are all saddened by their performance. Mm. That's very, very bad. No? As a cheering squad dati nung college, nakakapanood tayo ng basketball. Basketball. Dyan. Partner, nakakalungkot. Pero ito naman on the other side of the coin. Pumunta sila doon not knowing na hindi naman talaga sila mananalo. Yes. Pumunta sila doon, sabi nga ng mga ibang kaibigan nating sports journalists, no? Para matuto. Tama. Para matuto. At magkaroon ng oportunidad, kung sakasakali man, magkaroon ng shot sa Olympics. Tama. So, pagbigyan natin sila, pero masakit pa din. Masakit. Masakit pa din. Alam mo, partner, yung isang kaibigan natin, si Dennis Principe, isang kilalang batikang sportscaster yan, I asked him about his opinion. Sabi niya, alam mo, padre, sabi niya, mara nagbabasketball ka, mara nakintindi ka ng laro, nakita mo what happened. Kasi ang problema sa Philippine style of basketball, ano yan, kilala mo si Baby Dalupan, siyempre. Dalupan is one of the winningest coach in the Philippines, yes, diba? Yes. So Baby Dalupan era pa tayo. Nakita mo yung laro nung kalaban natin, yung Serbia. Wala, science. Saka Italy, science. Science diba? Na sila, may mga computer pa. Yung mga matatangkad, tumitikado ng 3 points. Oo. Diba? Hindi na tayo yung part, alam mo, hindi na yung, ikaw dito ka, ito na yes. Kasi, ganyan ka. Wala nang ganun. Wala nang lahat ganun. Sila can be a forward, can ang be a galing. Center, can be, Grabe. Pwedeng bumaba, pwedeng Grabe. Wala. Nakita mo yung laro nung Padre Seven, nakakaintindi ka ng basketball, sabi niya, 'di ba? Naka nga tayo yung 6'8" 6'10 babato ng 3 points. Mm. 'Di ba? Eh tayo, sabi niya, okay, wag granting partner na let's just say 6'8" or 6'4 6'3, 'di ba? Okay na 'yan eh. Oo.
actually, height may be might in basketball, pero may exception. Mm. Diba? Sana partner eh, yung mga three-pointers natin pumapasok. Ang problema, partner, parang meron tapalodo yung ring sa China. Nag-ano, nag-reverse. Ewan ko. Samantalang yung ano, Joey, ito, naglalaro to. Si Amin, naglalaro. Yung ano, pag kahit na merong ano, yung kahit na harangan mo yung mata, pwede pumapasok, ba yun? Pumapasok eh. May magic. May magic. Iba, iba yung laro nila eh. Alam mo, alam ko, nasaktan tayo kasi yung Serbian coach. Yung coach ng Serbia, parang minaliit tayo eh. Sabi ng coach ng Serbia, walang, bakit nakapasok ang Pilipinas dito? They don't deserve to be here. Sumagot si Giao, teka muna, kaya kami nandito because we fought our way in. Ibig sabihin, world class kami kasi katinalo namin yung mga kalaban namin, that's why we're here. Uh-oh. It's just so happen, you're better than us. Yan. Nagkataon lang. Oo. Ngayon, don't worry, we shall return. Kung mahilig kayo sa basketball, meron pa dalawang laro ang Gilas Pilipinas. Uh-huh. Yung classification na lang yan. Meaning, para malaman natin kung pangilan tayo sa lista ng FIBA, kung number 50, 40 ba tayo. Uh-huh. We need to win that. Mamaya, ang kalaban natin, Tunisia. Na. Uh-huh. 8 p.m. If you're just interested to watch. Mm. Ako, partner, I believe, tama itong partner ko eh. Whether we win or lose, we should support Gilas. Yes. It's that simple as that, partner. Any, ano, alam mo, hindi lang tayo sa basketball. Kasi syempre, we are a basketball country. Yes. Despite na napakaliit natin mga tao, no? At we're a basketball country. Pero the truth of the matter is, ang dami natin mga kababayan na nag-excel sa mga iba't ibang larangan sports. Ng... sports. Manny Pacquiao na lang eh. Pacquiao eh. Partner, edi, labas eh. Na nga ang boxing eh. Wag na, no? Oo, labas na yung boxing dahil kay Senator Manny. Hmm. Pero sa iba, alam nyo po kung makita nyo estado ng ating sports, partner, nakapunta ako dyan sa ano? Saan? Yung sa, ano to, yung malapit sa Lasal, yung sports complex. Rizal? Rizal, o stadium. Very sad story back in the day. Pati yung mga CR, ginagawang mga tirahan ng ating mga atleta na sa probinsya nakatira. Jesus Mario. So, alam mo partner, it is very sad. No? Kumpara samantalang mo sa iba, in other countries partner, no? Oh, they're heroes. Oh. Saka they're ano, funded well. Oh, funded. Alam mo, may kasama tayo sa motoring partner bago tayong paalam, si Jose. I forgot the surname of that guy. Mm-hmm. He's from Ateneo eh. Mm-hmm. He's with Auto Industria. Mm-hmm. Ako partner, kailan mo ako madaldal ako. So, kinakausap ko. So, itong batang ito, graduate ng Ateneo, member siya nung Ateneo yung shooting? Okay. Shooting. Ano man yung pangalan ng grupo na yun? Partner, sabi niya, we competed with other countries. Sabi niya, grabe yung... Kasi lumalabas partner sila, hindi sila supportado masyado ng gobyerno. Wala. Karamihan sa ating mga atleta partner parang na magagaling. Sariling... Self-funded. Ano? Self-funded. Oh. Alam mo, partner, sabi niya, yung kagaling ng kalaban nila kasi nga nagkukwento sa kanila na, eh, no, kami, we are very well funded by the government. Sabi nga, yung daw Singaporean na nakausap niya, parang yung bala, parang wantusawa. No, isipin mo yan. Oh, sila, partner, parang 200 rounds lang, tapos na. Kasi, ano eh, mahal ang bala. Mahal ang bala. So that's the reason why hindi tayo nag-excel. Kulang tayo sa government support. Exactly. Okay, partner. Okay. O ayan na po, ang ano bang araw ngayon, partner? September 6, first 6, Friday of the month, partner. First Friday of the month. Sabi nga, bare months na. O, ilang araw na lang, Pasko na. Tagal mo lang ako eh. Wala pa pala. Narinig ko kayo si Memory Chan. Hindi pa ba? 200 days pa ba? Wala. 100 plus days pa. Simbolo ng Pasko partner, no? Si Chio Maris Chan. Meron lang isang magandang commercial silang dalawa nung... Alin? Ano, yung isang commercial na fast food chain. Maganda yan eh. Ay, yung bago? Bago lang yan eh. Yung fast food chain na yun. Maganda. Eh, kung supportan tayo nung, bakit natin yung pangalan? Ay, wala. Masarap na fast food chain. Masarap yun. Ha? Sana. Diba? Ano ba naman? Yung kalaban ng bubuyo. Ako po si Matt Montoya. Ako naman po si Patrick Tulfo. Nagkasabi nagang salamat. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. Yeah, have a nice weekend, partner. So we'll see all of you next Friday. Pero ako, of course, Monday. Of course, umaga pa lang isumumuki Tulfo. 9 to 10 in the morning, 7 to 8 kilohertz, Radyo Pilipinas. And of course, sa hapon, 2 to 4 in the afternoon, rapido ni Tulfo. Salamat po. Mabuhay po ang Bansang Pilipinas. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo.
parating na ang Red Horse. Stick. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse extra strong. The number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. DZME 1530. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned ahensya ng gobyerno. Motorsiklo, eksklusibo. Tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10.